Samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, marami pong salamat dahil ikaw pa rin ang mag-iingat sa buhay po naming lahat. Lord, wala po kaming sasandalan sa oras na to kundi ikaw. At ang aming hinahawakan, Panginoon, mahal mo po kami at bilang mga anak mo. At dahil po dito, proteksyon mo po ang bawat pamilya. Lord, ang maaari-arian po namin, ang mga nakatanim sa aming mga bukid, Panginoon, na ang mga nakatanim sa aming mga gulayan, ang aming mga fish pan, Panginoon. Lord, umaasa po kami na mapagtatagumpayan po namin ang bagyong ito. Kasama po ang challenge na dahil pa rin po ng COVID-19. Panginoon, ang bansang ito ay bansa mo, Panginoon. Ikaw ang maghahari dito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Magandang umaga po sa inyong lahat at patuloy niyo po kaming subaybayan para makita po ninyo ang actual na mga nangyayari sa lungsod ng Malolos. Magandang umaga po. Magpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Kasama po natin ang ating Mr. Rescue ng Pamahalang Lungsod ng Malolos, si Konsyal Ega Domingo, na siya po sa kanyang sariling inisiyatibo ay nagpapalaganap na rin po ng kanyang tulong sa pamamagitan ng kanyang mga rescue vehicles. Konsyal Ega, ano po ang mensahe mo po sa ating mga kasama sa Lungsod ng Malolos? Una po sa ating mga kababayan ay mag-ingat po tayong lahat at yung bagyong Rolly ay doon ay namang mapaminsala sa kanyang mga tinaanan. Tayo po ngayon ay nag-iikot, kasamahan po natin ang Malolos Minister of County Response Team, ang ating ambulance at ang ating fire truck. Ay patuloy na umiikot para matingnan at masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan natin sa lungsod ng Malolos. At patuloy po tayong iikot, kasamahan po natin ang ating punong lungsod, magbabayanihan po tayo at tulong-tulong para po sa bagyo na dadaan dito. At wala naman pong imposible sa Panginoon at patuloy po tayong manalangin na malagpasan natin lahat ito. Patuloy po natin isasagawa maghapon ang pag-ikot sa mga barangay upang i-monitor yung palalagayan ng ating mga kababayan. We are closely working with sa mga barangay officials, particular sa ating mga punong barangay, para matugunan kung ano yung mga pangangailangan na pwede natin ibigay po sa kanila at ito bang po sa kanila. May mga doktor din po tayo na iikot sa mga evacuation area na para tingnan yung kalalagayang pangkalusugan ng ating mga mamamayan. Kasalukuyan po ay nasa barangay Canarati tayo, kasama po sila Kapitan June at ang kanilang buong sanggunaang barangay, at mayroon pong mga ina-attendant sila na mga ilang mga nakatatanda po natin na kinakailangan pong i-evacuate para masiguro yung kanilang kaligtasan habang nananalasa po ang bagyong Rolly. So magandang umaga po at stay safe. God bless you all. Gaano po kahanda ang inyong barangay kasama ng inyong mga barangay tanod? So ang barangay tanod po ay full force po siya na nakatungay-ngay mula sa oras na to, actually kagabi pa, hanggang sa mga susunod na oras, hanggang po sa makalagpas ang bagyong Rolly at yung paparating pa po na isa pa, ang bagyong Shawnee. Salamat, Kapitan, sa Apo, Pastor. Taos pusong paglilingkod sa barangay ka na natin. Salamat po, Pastor. Sige po. Kami salamat po ay tutulok na sa barangay at lag para po puntahan naman natin ang mga tao, mga kasama po natin doon sa barangay. Samahan niyo po kami. Kasalukuyan po tayong nandito sa barangay at lag at inihahanda na po ang mga tao sa paglikas. Nandito po ang bangka na pag-aari ng ating pamahalang lungsod para po maglikas po sa mga taong nasa gilid ng mga ilog. So sundan niyo po kami at patuloy po tayong manalangin na zero casualty po ang ating lungsod kasama ng ating buong probinsya at ang ating buong bansa. Evacuate po natin ang mga kababayan natin sa Spratly, ano, isang lugar po sa Atlag, sa barangay ng Atlag. Medyo low-lying po yung area na yan, tsaka exposed po. So we need to forcibly evacuate them, ho.
para dadalhin po natin sa eskwelahan muna ng Atlag. No, para ma-attend na natin kung kailangan na doon sa iyo. Ang tawag po nila ngayon dito ay Spratly. Meron po ditong 49 households. Isa po itong island na sa ating syudad na kailangan bangkain pa po para makarating dito. Nandito po ang ating punong lungsod kasama ang ating chief of police. At kinukumbinsi po nila ang mga tao na sumakay na sa bangka para po lumikas doon po sa high ground sa ating mga rescue centers. Kasalukuyan po ay hinihikayat ng ating butihing mayor, Bebong Gatsalyan, ang mga tao dito sa lugar ng Spratly na talagang nasa panganib. Kaya po ngayon po sila po ay nag-iimpake na para po mailipat po sa evacuation center. Alas 12 na po ng tanghali. Ang ating pong hinahabol ay mga alas 2 bago po dumating po ang bagyo. Kaya po pinipilit po natin na lahat po ay mailigas na bago po mag-alas 2 ng tanghali para po sigurado po ang ating po panalangin talaga ay zero casualty. Ang mayor po ay aktibong-aktibo sa pag-deligas ng mga tao. Kapunta po tayo ng tawiran sa Panasan upang evacuate nito yung mga kababayan natin doon kasi kagaya po ng Spratlys yung kanilang kalalagayan. Pupunta na po tayo ngayon. Nanay, ano natin signal number 4 po ngayon? Oo nga, nanonood nga kami sa TV. Ibang klase po kanina ito. Kanina lang eh, alas 3. Yung kanina, alas 8. Hindi, ngayon yan, nung alas 9, nag-4 na. Eh wala nga yung mga ano nung mga bata. Hindi, sino ba kasama nyo dyan? Hindi ba kasi yung Andoy? Hindi, magligpit na po kayo. May magbabantay naman sa mga gamit nyo po ni Dito Nanay. Mag-ano na kayo, magbalot na kayo. Sabay-sabay na tayo maalis. Hindi kami alis dito kapag hindi pa kayo umaalis. Ganap na po ang barangay na po tayo ng tinatawag natin po sa barangay ng Malolos. Ito po ang barangay Calero. At papasalan po natin yung mga naka-evacuate na po sa ating evacuation center. Hindi naman po sila ililipat pero sisiguraduhin po ng ating mayor na may sapat po silang pagkain, may sapat na mga gamot kung kinakailangan at na magiging safe po sila mamaya pagdating ng bagyo. Muli po, tinaas na po ang storm signal number 4 sa ating probinsya, kaya po pinag-iingat po ang lahat. Okay naman po kayo dito? Okay naman. Opo, kayo po ba'y kumain na? Opo, okay bago lumikas. Bago lumikas, sige po. Mamaya po ay magpapadala po tayo ng pagkain para sigurado hindi po kayo magpapadala. So hindi naman po masigitin yung lugar nito para sa inyo? Hindi naman po, kasi halos yung isang tiyan lang naman po. Magkakamag-anak po kayo dito. So, sige po. At pagka naman kapagkatapos ng bagyo ay nakakabalik na po kayo. Sinisigurado lang po ng ating pamalang lungsod sa pangunguna po ng ating mayor, Bebong Gatsalyan, na safe po kayong lahat. Manalangin po tayo habang pagdating ng bagyo mamaya. Ito po ang so far pinakamalakas na bagyo
sa ating inaantabayanan sa loob na nakalipas na ilang taon dahil po signal number 4 na po ang ating sudan. Sige po. Maraming pong salamat. Salamat po tayo sa Panginoon sapagkat hindi po natin naramdaman yung hagupit ng Bagyong Rolly. Bagamat binabanggit ko nga po kanina, patuloy po natin idalangin ang ating mga kababayan sa gawing Bicol, sa gawing Batangas, ganyan din po yung mga nasunugan sa gawin ng Cavite. Ano ho? Mahirap po yung mga trahedyang nadarama na to. Pero sa ating panalangin at sa ating pagtulong po sa kanila, yung ganito bang trahedya ay gagaan-gaan yung kanilang magiging pakiramdam kung mararamdaman nila na ang kanilang mga kababayang Pilipino ay nakikidalamhati at tutulong po sa kanila. Kaya po, muli sa ating mga kababayan sa lungsod ng Malolos, salamat po sa inyong kooperasyon. May darating pa po muling isang bagyo, si Bagyong Shoni. At ang dalangin po natin ay patuloy na ingatan ang ating bansa, ang ating pong Panginoon. At gayon din po sa ating mga kababayan, patuloy po ang ating kooperasyon at ating tulungan para po doon sa mas maganda at mas matagumpay na pagharap natin sa lahat ng hamon ng buhay. Mabuhay po kayo at magandang gabi po sa inyong lahat.